Ayan na. Ito na yung ating kasama muna, no? Ayan. Okay. Ayan. Sige, bumati ka muna. At in a moment, darating na si attorney, ano? Oo. Yan, magandang hapon po dyan sa Pilipinas, of course, karamihan dyan. And also dyan sa mga ating kapwa OFW na talagang kaabang-abang itong ating gagawing interview ngayon kay Attorney Glenn Chong. Enjoy lang po kayo dyan and relax. Thank you. I-ano mo yung ano, yung ano yun, WWP bomb ba yun? Yung ano? Yes po. Ng... Ayan, lahat po ay aking iniimbitahan. Lahat na mga gusto ng good governance, no? Kami po ay merong kaming group, ang WWP, bang Worldwide Bilis Action Movement. Ang aming pong president dito ay si Ma'am Vivian Velez. Welcome po ang lahat na mag-join sa aming group na to. Alright. And speaking of Ma'am Vivian Velez, and abangan ninyo, interviewin din natin yan, di ba kapatid? Yes, na-mention ko sa kanya, siya, hindi ko pala nag-reply. Na-mention ko kanina na sabi ko kung pwedeng sa next natin, siya ay ma-invite naman. Ay, sus, nahulog ata si attorney. Ayan na si attorney. Oh, sige. Lagay natin si attorney. Ayan na. Oy, attorney Glenn Chong, kumusta? Joe. Anong balita? Magandang hapon dyan sa Hong Kong. And Ati Dansky, gara. Hi. Magandang tanghali dyan sa umaga pa sa Italia. Oh, 11. 11 po. Ayan. Yeah. Kumusta po kayo hours ngayon? Ayan yan. Kumusta po? At ano yan ang balita? I'm good. Kuya Jojo, alam mo naman, I have been faithful sa advocacy ko for clean, honest, and credible elections. Itong Smartmatic has always been our enemy. Enemy talaga. Wala tayong, I will not mince words describing Smartmatic. This is public enemy number one ng mga Pilipino. Apa. So ano no, nag-review ako doon sa interview mo with Maharlika. Parang medyo emotional po kayo doon. No? Maari po bang pakisabi kung bakit gano'n na lang yung emotion natin ngayon with regard to the government or all in all? Actually, Kuya Jojo, Ati Dansky, mga kababayan. Ang sa akin kasi is that this is more of a reaction dun sa mga sabihin natin karamihan actually trolls ng administrasyon, but also those loyalists na mga loyalista. Wala namang masama actually na maging loyalista ka sa isang kandidato. Walang masama. Ang masama lang kung hindi ka, I mean, hindi mo gagamitin yung utak na binigay sa iyo ng Diyos to discern the truth. Simple lang, no? Nandiyan yung affidavit ko. It's public. It's a legal document. Notaryado po yan. Sinumpaan ko po yan. For everybody to see and to read. And then, paulit-ulit na sasabihin nila na, ay, hindi ka na-appointed, kaya nag-ingay ka. Malinaw ko ng tala, paulit-ulit ko, malinaw namang sinabi ko dyan sa affidavit ko. Hindi nga ako nag-apply sa administrasyon ni Marcos dahil alam kong binenta na ako kay Smartmatic. Tapos, hindi nga ako nag-apply. Tinawagan ako, mag-apply ka. Di nag-apply ako. In fact, it took me 3 days before ako nag-submit. Because nagdalawang isip ako, ano ba, mag-apply ba ako o pinaglaruan lang ako nito. So nag-apply ako. Tapos, iba yung in-appoint nila sa July, August, September. And then wala silang narinig sa akin. Hindi ako nag-complain. Tapos bumalik sila sa akin. Oh, ito, i-offer namin sa iyo. Commissioner ka ng National Telecommunications Commission. Actually, tinanggap ko agad yun because ang nasa isip ko talaga, dudublihin ko yung free data ng mga Pilipino. So, kung, for example, 1 gig, 10 piso, okay? Example, 1 gig, 10 piso. Eh, pakiusapan ko yung mga telcos na wala namang mawawala sa inyo kung dublihin natin yung gawin natin 2 gigs, 10 piso pa rin. Yun yung gusto kong gawin agad kasi gusto kong ipakita sa taong bayan na oo nga, mataas yung presyo ng bilihin, tumaas yung presyo ng bilihin, tumaas yung presyo ng gasolina, wala ang magagawang gobyerno dun. Except because, pero ito may magagawa kami para at least may amelioration, at least may pa-consuelo sa man sa inyo
And because I know that data, information is very important sa buhay ng bawat Pilipino. Tayo, kayo, OFWs, kami dito. Ako, gumagamit naman ako ng free data. So, ang tingin ko, sige, parehong preso, pero dublihin natin yung data para sa halip na 20 pesos ang babayaran mo, 10 piso lang. O kung magbayad ka ng isang buwan na 450, edi sa halip na magbayad ka ng 900, edi 450 lang babayaran mo for twice the data, free data that's allocated to you. Tinanggap ko yun. Tapos pinirmahan na ni Bongbong Marcos yung appointment, December 9. Tumawag si Ivan Uy sa akin. Tapos binawi, iba ang in-appoint. Tapos nag-alok uli. May listahan pa. Oh, huwili ka dito sa listahan. Ano ako, bata? Ano tingin nyo sa akin? Parang minus na yata yung tingin nyo sa akin. Eh. Parang tingin nyo lahat kami. Nakatingala sa inyo. Hihingi ng posisyon. Uy, hindi akong ganyan. Oh, lilinawin ko. Hindi ako luluhod sa inyo. Lisa Marcos, Bongbong Marcos, para magkaposisyon. Luluhod lang ako sa kapwa ako Pilipino, sa taong bayan. Hindi ako luluhod sa inyo. Never. Hindi ako hihingi ng posisyon sa inyo. Wala yan sa vocabulario ako. Sa vocabulario ko. Kahit pa may listahan kayo. Kasi may daladalang listahan yung Senior Deputy Executive Secretary si Attorney Hubert Guevara. Sabi ko, no. Kakalas ako sa inyo. Prangkahan ko kayo. So itong nangyari, nung I know what you did last summer, lalabas to. Kasi may obligasyon ako sa taong bayan na ipaalam to. In the hopes na magkaisa tayong lahat para mapigilan si Smartmatic. Kasi ngayong eleksyon na darating, mga 20 billion ang kikitain ni Smartmatic dito. Mababa pa yung 20 billion. Kung narinig natin ang budget ng COMELEC, hinihingi na 27 billion mahigit. Sabihin na natin 20 billion mapupunta kay Smartmatic. Kapag binili natin yung makina ni Smartmatic na yung 2025, sasabihin na naman ni COMELEC, ay hindi pwedeng hindi Smartmatic sa 2028 kasi nabili natin yung makina eh. Sayang naman yung makina. So, kasi ang target nila hanggang 2034 kasi yung anak gustong gawing presidente. Plain and simple. O, tapos gagawin natin, hahayaan natin, dadayain yung eleksyon. Ito na nga lang yung karapatang natitira sa bawat Pilipino. Ibigay mo pa sa kanila, nanakawin pa ni Smartmatic. Ibibenta na naman sa mga politikong walang kinatatakutan sa taong bayan, kundi pera lang. Pera lang naman ang kapalit. Pag binayaran mo si Smartmatic, mananalo sila. So that's why I was emotional because this is an issue that's very close to my heart. Tandaan ninyo, 13 taon na ng buhay ko, nilaan ko dito sa laban na to. Mahigit 13 taon na. I have been consistent. I never wavered. Noong 2014, inalok ako nitong Smartmatic. Eh, yung tao nila, si George Quintanar ng COMELEC Advisory Council, makiusap lang daw ako kay Brillantes, chairman ng COMELEC dati, wala na akong problema sa distrito ko sa Biliran. So, ibig sabihin, pwede nila ako ipanalo. Siyempre nga, dayaan. But I am made of firmer stuff. Pag sinabi kong ilalaban ko ang bansa ko, ang taong bayan, ilalaban ko yun. Hindi ako tulad ng mga politiko dyan. Na magbayad na lang tayo, tanggapin natin yung alok. Libre yung alok nila. Makiusap lang ako sa kanila. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako traitor sa bayan. Okay. Kapatid? Yes. Yes, sir. Okay. Ever since naman, ang pagkakilala ko lang talaga kay attorney, hindi yan papayag talaga sa mali. Dahil ang pinaglalaban talaga natin noon ay malinis na halalan, ano. So, noong 2019, balik muna tayo, attorney, sa 2019, no? Na, ayun nga, noon sa 2019, na-mention nyo sa amin na about doon sa Smartmatic, doon sa VCM, na sobrang luma na yan, ano? Nasabi nyo noon na magiging palyado na yan. Naalala nyo na yon? Na magiging palyado yes, na yan. Yes, of course, oo. So talagang noon pa lang attorney ay nalalagay na sa amin sa utak namin na talagang itong Smartmatic kung gagamitin muli magpa-function kung susubuan na kumbaga lalagyan na ng laman. So doon sa panonood ko po kay Madam Maharlika na mention niya doon na meron ng 20 million kaagad before the election na laman.
Ang sabi po ni ganito po yan, Ate Dansky, mga kababayan, hindi po galing sa akin yung data. Apa, apa. Ang nangyari po niyan, humingi po sila General Rio, si Colonel Odonio, si Frank Isaac at si Gus Lagman ng transmission log sa COMELEC. Yung transmission log, ito yung log ng mga election data na pumasok sa telco. Hindi po binigay yun ng COMELEC. Ang binigay po, reception log. Kaya po palagi kong sinasabi, ang hiningi po nitong mga, nitong apat, yung D'Entrio plus Colonel Odonio, ang hiningi po nila ay Apple. Ang binigay po ni Smartmatic at ni COMELEC, Guapol. Guaba Apple. Basta may Apple. Kasi transmission log ang hiningi, ang binigay, reception log. So Apple ang hiningi, ang binigay, Guapol. So hindi po magkapareho yun. Pero siguro may mga kababayan, may mga kasama tayong Pilipino diyan sa loob ng COMELEC na ayaw na rin nila sa ginagawa ng COMELEC. So may binigay pong data doon kay General Rio at nakita po nila yon na mahigit 20 million votes or 21 million votes pumasok sa isang sa first hour ng voting. First hour ng voting. Ang sabi po nila, imposible po ito. Imposible po ito na mangyari. Kasi may mga gagawin pa actually ang BEI bago mag-transmit. So sa loob ng isang oras, hindi dapat umabot ang 21 million votes. Ang sa akin naman, i-connect natin yon, wala akong kinalaman sa kanila. Iba ako. Nandun ako sa vote protection unit ng kampanya ni Bongbong Marcos. O, nandun ako sa vote protection unit kasi ito yung pinakiusap sa akin ni Lisa Marcos na kahit dalawang beses lang sa isang linggo, nandun ako. Pero eventually, nagkausap sila ni Smartmatic, nilaglag niya ako, trinaydor niya ako. So ilalabas ko ang nalalaman ko. Doon sa vote protection unit na yan, milyon-milyon peso ang ininvest nila. Maraming computers doon, sobrang daming computers. Actually, laptops, computers, may mga boards, display boards, para mabilang namin kaagad yung boto ni Bongbong Marcos. Pero, sa araw ng halalan, big time na pumalpak yun. Halos walang pumasok na resulta sa amin. Big time na pumalpak. Kaya nga sabi ko sinadya. Kasi hindi na kailangan naming magbantay. Kasi may pinag-usapan na sila. So in effect, itong fact na to will jibe with yung sinasabi nila General Rio. Will support them na biglaan na lang, may biglang bugso ng 21 million sa unang oras ng eleksyon. Habang kami na nagbabantay separately, walang pumasok na resulta sa amin. O, walang pumasok, halos wala, iinan lang. So mag-jibe yun. Merong milagro dito nangyari. Pero hindi pa sapat yung ebidensya ko. May isang kwarto doon sa VPO. Dito ko palang sinabi. May isang kwarto doon sa VPO na hindi kami pwedeng pumasok. Hindi kami pwedeng pumasok doon sa kwarto na yun. Buuhin ko lang yung ebidensya ko bago ko ilabas. But this will jibe again. Yung pagkapalpak namin sa VPO, halos wala. Imagine, malaki ang binayad sa mga boat protection officer. Ilang libo yun. Kasi may boat protection officer kami bawat boating center. Malaki ang binayad dun. Mga 3,000 yata yun. 3,000 bawat isa. 3,000 bawat isa. Boat protection officer. Or, mga 3,000 yata yun eh. Kaya yung coordinator dun sa boating. Under kay Lisa Perlmutter, no? Kasama ako doon. Si Lisa actually ang of course siya naman ang pinaka-head namin sa lahat doon. Oo. So kami doon, ako ang trabaho ko at that time, nag-i-interview ako ng mga encoder para sila yung mag-i-encode anong gagawin. Sometimes pag may mga technical na issues, tinatawag ako doon, ako nagbabantay sa kanila. So that day, nung araw na yun ng eleksyon, yung 7 to 8 o'clock, halos walang pumasok na resulta sa amin. Kasi ang target noon, yung boat protection officer sa field, doon sa voting center, kukuha sila ng election return, yung kopya. Kasi di ba, alam to ng mga teachers natin, mag-i-imprinta po sila ng pagkatapos ng halalan, mag-imprinta po sila ng 8 kopya printed
Tapos ang instruction namin sa vote protection officer, remember, 3,000 bayad niya. Kumuha ka ng picture, padala mo agad sa amin. Send mo agad sa amin para tali kami kagad. Magtali kami kagad. So, bawat probinsya may isang tao. Bawat probinsya may isang tao na nakalaan. So, we have more than one, halos 200 kami doon. 10th floor yun ng Cybergate. So, nandun lahat yung tao. Walang pumasok na resulta between 7 and 8. Kung meron man, konting-konti lang. Kaya nga sabi ko, it was a big time palpak. So, ang nasa isip ko, sinabotahe kami. Walang pumasok dahil hindi na kailangan magbantay sa boto ni Bongbong Marcos. Merong nagbabantay na iba doon sa silid na hindi kami pwedeng pumasok. May nagbabantay noong dalawa. Yun yung technical, guys. Nakasama ni Lisa sa meeting ni Smartmatic. Attorney, para follow up lang dyan, ano, yung technical guys na doon sa kwarto na yon, never pa ninyong na-meet yon? O kilala nyo yon? Ah, si Ivan yun at si Hubert Guevara. Ah, sila pa? Si Ivan yun. Si Ivan yun. Si Ivan, uy, yun, yung DICT secretary ngayon, at si Hubert Guevara, yung senior deputy executive secretary. Sila yun doon, meron pang isa, di ko palang muna pangalanan. Antayin ko, sumagot yung palasyo. Antayin ko, sumagot yung palasyo, tapos pangalanan ko yung pangatlo. Okay, follow up lang, no? So, it means, kung meron ng 20 million na nakalagay doon, or 21 million, so 11 million lang ang nakuha ni BBM. So, posible pala na hindi talaga siya nanalo. Hindi ko, Ate Dansky, mga kababayan, hindi ko masabi, dahil sa kabulastugan ni Smartmatic, hindi ko na masabi kung sinong nanalo. To be honest, hindi ko alam kung si Bongbong ang nanalo o yung iba ang nanalo. Yes, kasi nga, si Lenny nakakuha din ang 15 million eh. Ang pagkakaalam ko, I'll just be clear, si Sarah, walang kinalaman dito. Niyong siya kasama doon sa... Niyong siya kasama dyan sa... hindi kasama si Sarah dyan. Yung pinag-usapan natin, si Bongbong lang at si Lisa Marcos. Wala akong alam about Sarah. Wala siyang alam dito. Malinaw, attorney, na 32 million na nakuha ni BP Sarah, itatanong ko sana next, no? Kung yung 31 million ay magic, yung bang 32 million ni BP Sarah ay connected? Yan lang po ang sunod ko dapat tanong. Thank you, attorney. Hindi. Hindi ko masabi yan. Wala. I should say na si Sara Duterte, walang kinalaman dito. Kasi alam ko si Lisa, does not like her eh. So, kung nag-usap sila at ni Smartmatic, hindi niya sinama si Sara. That's what I believe. Yes. Diba, dapat kasama siya doon sa meeting po? Kung nag-usap sila ni Smartmatic, hindi niya sinama si Sara. And besides, at that time, si Sara, walang matibay na kalaban si Sara. Kaya mas malaki yung boto ni Sara. Dito naman sa presidente, mas malaki, matibay din yung kalaban ni BBM kasi vice president yun, incumbent vice president yun. Hindi ko sinabing nanalo siya. Pero matibay na kalaban because incumbent vice president, may tao rin yan. So malamang malaki ang, mataas yung boto ni Sara dahil hindi, well, logically, mas mataas yung boto ni Sara. Siguro 32 million, tinututuo yan. Because wala siyang matibay na kalaban. On the other hand, dito sa presidente, may matibay na kalaban si Bongbong Marcos. Sabihin na lang na popular siya, pero makakaltasan yung boto niya. Hindi maging tulad kay Sara. Okay. Attorney. Yes. Balik tayo dun sa 2016. Kasi you were with him on this fight, di ba po, doon sa 2016 election? Kasi nangingiyak siya doon nung 2016, dapat siya yung panalo nga daw, di ba? Ngayon, ang question dito is, 16 million yung kay former President Duterte. And kasi question yun eh, dapat panalo si BBM. So another question is, kung dinaya si BBM, bakit nanalo si Duterte? Ngayon, ang sagot naman dyan, natin dyan is, hindi, sa laki ng magnitude nung boto ni Duterte, hindi kinaya ng dayaan. So, you think, ano yung difference nung 2016 saka sa 2022? I mean, meron bang update doon sa ano, system nila?
O talagang minagic talaga yung ano? It's the same system. Pareho pa lang naman yung sistema. Ang pagkakaiba lang, noong 2016, ako naniniwala talaga ako na dinaya to si Bongbong Marcos noong 2016. Ngayon, 2022, nabaligtad yung storya. Sila nakipag-usap sa Smartmatic. Kaya nanalo na siya. Prangkahan tayo. That's the fact. Okay. Ako naniwala ako na dinaya to si Bongbong Marcos noong 2016. That's why, tinulungan ko siya. Because ito yung pinaglalaban ko. Pero noong 2022, sabi ni Lisa, may meeting siya ng may-ari ng Smartmatic at kailangan ko ng dalawang technical guys. Pero ikaw, Glenn Chong, but not you because they hate you so much. So, ibang usapan, sila nanalo. Okay. Okay. Pero ano yung ano kasi, pag sinabing dinaya si BBM, edi dinaya din si Duterte, parang ganon. Hindi, kasi hindi naman sila magkapareho ng partido at that time. Hindi sila magkapareho ng partido. Si Digong, ibang partido, tapos ang presidente actually ni Bongbong at that time, si Miriam Defensor Santiago. Hindi sila magkapareho ng partido. So, okay. Si Smartmatic pumalya sa presidente, then they went down to the next best thing, vice president. So, selective pala? Selective yung ano nila? Yung gusto nilang panaluhin. Ang ibig sabihin niyan, Kuya Jojo, mga kabubayan is, pwede nilang ipanalo kahit sino. Pwede nilang talunin kahit sino. Sabi nga ni Brilliantes dati, kahit aso, pwede kong ipanalo. Okay. Sige, kapatid. Ganyan kalupit ang sistema ng Smartmatic. Okay. Attorney, mismong sa bibig ni BBM, yes. After na election, na nanggaling na libo-libo ang kanyang trolls, no? Of course, bayaran yon. Eh, ang tanong ko, alam ba din nyo ito before, no? And sa mga vloggers, maraming din bang laging bayaran? Thank you. Actually, Ate Damski, I was just concerned doon sa VPU. Doon ako naka-assign, doon ang trabaho ko. And then, kinausap ako nila na yung mga leaders ko na OFWs before, yung mga leaders ko before ng 2019 na gustong sumuporta sa kanila, ibigay ko sa kanila. So, binigay ko yung mga pangalan, yung mga contact numbers. I don't know kung kinontak nila. Pero nandun ako, nagbigay ako. Ito yung mga pangalan ng mga leaders ko noong 2019. Ito yung mga contact numbers or addresses kung kumpleto o kung nandyan pa yan, kontakin ninyo. I don't know kung kinontak nila. Pero yung mga vloggers, hindi ko hawak yun. Wala akong alam about that. Except lang, alam ko, si Franz at si Emerald, may mga vloggers sila. May mga trolls sila. And naalala ko, attorney, ewan ko lang kung maalala pa nyo, 2021, if I'm not mistaken, July, August yun, tinawagan ako, kayo nandun doon, nagpatunay together with attorney Vic Rodriguez, si King Bilimac, and ikaw, attorney, ang nagpatunay doon, pinatunayan mo na ako'y lumalaban. Para saan po yun and bakit hindi ako nabalikan? Yun yata, I think I submitted your name there. Sinubmit ko yung pangalan mo doon. Okay. Doon sa I forgot si ano to. Yung office niya is right next to us. Hindi, yeah. Yung naka-assign. Di ba, kung tingnan niyo sa affidavit ko, ang opisina namin na VP, yung may isang maliit na office, tapos office ni Lisa Marcos, yung maliit na office niyon si Kuya Bebot. Oh, si Kuya Bebot yun na naka-assign sa OFW. So doon ko binigay yun. So I think kinontak nila, but I don't know kung finalo up nila. Na warningan ako na bawal daw mag-picture, pero na-picturean ko. Ayan. And siguro para gawin akong isang trolls din. And then nakita nila ako na. At that time, hindi, Adidansky, ang hindi nila gagawing trolls yung mga leaders. Hihingi sila ng tulong sa mga leaders, sa mga vloggers, para kay Bongbong Marcos. I think there was a genuine effort to reach out sa mga leaders ng OFWs. Nagbigay ako doon because I believe them. But yung binigay ko, February pa yun, February. Nung March, nung nagkausap na si Lisa at ang Smartmatic, parang wala nang silbi lahat ng mga OFW leaders. Kaya nga, nagreklamo si Maharlika na pinutol nila yung contact nila sa mga leaders nila.
Because hindi na nila kailangan. Hawak na nila si Smartmatic. So ito, I address this sa mga taong sumuporta kay Bongbong Marcos, mga leaders dyan, na hindi na nila nilingon, hindi na kayo nilingon nila, pinabayaan kayo. Dahil hindi na kayo kailangan nila, hawak na nila ang Smartmatic. Kaya nga palaging paulit-ulit na sinasabi, wala nang silbi ang botanteng Pilipino. Kasi si Smartmatic nang magdidikta kung sino ang mananalo. That is an insidious evil. Kailangan nating pigilan yan. Kailangan nating ipatalsik si Smartmatic para ang kapangyarihan maipalik sa kamay ng bawat Pilipino. Okay. Okay. Kapatid. Attorney, wait lang. Inihahalin tulad ko kasi ito sa isang beauty pageant. Lagi kong sinasabi ito na isa ka sa contestant and yet nakipagpulong ka or minute mo had dinner with the judges. So, kung ipapares natin ito doon sa nangyari na kasama ka sa kandidato, nakipagpulong ka sa Smartmatic, which is sila yung mag-held ng vote. Sa judges. Oo. Ang question doon is, hindi ba kayo nagtaka nung time na yun, attorney, na bay, mali ito yung parang ganon? Ano, ganito yan, Kuya Jojo, mga kababayan. At that time, nung sinabi ni Lisa na may meeting siya sa may-ari ng Smartmatic, kailangan niya ng dalawang technical guys na kasama niya, but not you. Ako, tinuro niya. But not you because they hate you so much. That is only a fact of the admission of Lisa Marcos. Patunay lang yan na inadmit niya yun, yung sinabi niya. Ito lang yung patunay. And I am competent to testify kasi personal knowledge ko yun. Ako yung dinuro niya. At sinabi niya yun sa akin. Narinig ko yun. Nandun ako sa loob. Kaya yung mga vloggers dyan, yung mga trolls dyan na magkukomment-comment, wala kayo doon. Tsupe kayo. Umalis kayo dyan sa eksena. Wala kayong alam Yun nga hindi ka pa mahiya sa sarili mo. Magkukomment-comment ka na wala ka naman pala doon. So tapos titirahin mo yung taong nandoon. So, I mean, nakakahiya. Mag-comment tayo. Tapos ang kalaban mo, yung taong nandoon mismo sa loob. So, it only proves na meron silang meeting. Pero hindi pa sufficient yun. Hindi pa sapat yun na ebidensya. So, kaya, painstakingly, nung panahon na yun, sinip ko sa Bureau of Immigration kung sinong dumating. Sandali ha. Kasi may record ako niyan eh. Baka maniobrahin ni Lisa Marcos. Siya ang may kapangyarihan ng lahat eh. O nga eh. Baka maniobrahin niya. That's falsification, madam. Okay, sandali. Hanapin ko muna. Actually, dalawang pangalan ang pina-search ko sa Bureau of Immigration. Ang unang lumabas ay si Antonio Jose Mujica Rivero. Okay? Antonio Jose Mujica Rivero. Ito yung presidente ng Smartmatic dati. Ito yung marami kasi silang may-ari. So ang dalawang may-ari talaga ng Smartmatic, ito si Antonio Jose Mujica Rivero. Ang pangalawa ay si Roger Alejandro Piñate Martinez. So ito yung dalawang pangalan na pina-check ko. So ang una ay si Antonio Jose Mujica Rivero. Dumating dito sa Pilipinas, pero 2015 pa. Tapos umalis siya noong 2015 din. Dumating siya April 13, 2015. And then dumating siya April 5, 2015. Tapos umalis siya April 13, 2015. Ano to? 2010, 2013, 2016. Pa-eleksyon na rin to. Kasi 2016 ang eleksyon nito eh. Wala na, hindi na ito bumalik sa Pilipinas. Ang palaging bumabalik ay si Roger Alejandro Piñate Martinez. So, meron siyang mga travels noong 2017, 2018, 2019, 2022. So, itong 2022, ito yung chinek ko. Dumating nga siya, March 17, 2022. Umalis ng April 5, 2022. Ito yung time na sinabi ni Lisa na mag-uusap sila. So, nabuo na sa isipan ko, aba, ang kausap nito, ang may-ari ng Smartmatic, si Roger Alejandro Piñate Martinez.
So pagkatapos noon, marami pang circumstances yun, yung sinigawan niya ako. Na no. Yung tinanong ko kung pupunta si BBM sa biliran. Sumigaw siya no. I mean, I was thinking about it was a violent answer. Hindi naman ako violenting nagtanong sa kanya, but the answer was violent. Violent no. So nagduda na ako doon talaga actually. Des pagkatapos noon, pumalpak yung vote protection unit, then tapos yung appointment na nilaro-laro lang ko, then last yung sa NTC, na-realize ko, kaya pala, binawi yung appointment dahil ayaw nila ako doon dahil makikita yung transmission data na dadaloy sa telco, kontrolado ko ang telco kapag ako ang commissioner ng NTC. So, lahat ng ito, binuo ko, ayun, nabuo yung istorya. So, kung doon lang tayo sa March 2022 na sinabi niya, hindi sapat yun. Hindi sapat yun. Kailangan yung ibang mga nangyari over the months until itong ang last is May this year, mabuo mo na yung storya na nag-meeting nga sila ang may-ari ng Smartmatic. At itong mga nakita nila General Rio, Colonel Udonyo, Frank Isaac, Agas Lagman, ito na yung confirmation. Nag-meeting nga sila at ito ang ginawa nila. Mabuo na yung istorya. So at that time, Kuya Junjo, hindi pa sapat na I can safely conclude na nag-meeting nga sila. Apa. Okay. Okay. Kapatid, go. Okay. Attorney, ever since alam naman nyo na ako'y pro may hirap, no? So, medyo nakahiwalay tayo nitong nakaraang kampanyahan, election, dahil yes, iba nga ang yung napusuan. Ano nga po? And then, ako po'y nagsalita noong panahon ng kampanyahan noon na. Ang sabi ko po ganito, kapag nagkamali ang mamamayang Pilipino na ipanalo si BBM, hindi na sila alis sa pwesto at babawiin ang mga nawala sa kanila. So, this is it. Nangyayari na. And, sa nangyayari po ngayon, ako po ay followers, hindi man ako nasisinlagay, laging replay ni Madam Maharlika. Nakikita ko doon yung kanya mga ibinubunyag. And maliwanag na maliwanag doon na hindi si BBM ang namumuno sa bansa natin. Ano po kaya ang pwedeng gawin ng mamamayang Pilipino para siya ay ma-disqualified? Auntie Dangski, I respect your views. Ito nga yung example na ipapakita ko sana sa mga loyalista ng mga Marcos. Alam mo, si Ate Dangski, ako magkasama kami ng 2019. Si Kuya Jojo, sinuportan ako nito sa Hong Kong. Hindi ko malilimutan yan. I will carry that to my grave. Yung gratitude ko, yung pasasalamat ko sa inyo nandyan all the time. Hindi ko malilimutan yan. Anong tingnan ninyo? Kayo mga loyalista na nakikinig. Kung nakikinig kayo at may utak. Sorry kasi may mga loyalist wala talagang utak. It's an anatomical aberration. Nagkaroon pa ng utak itong mga taong ito. Sorry ha. Pero tingnan mo. Si Ate Dangski, iba ang sinuportahan. Ako, iba ang sinuportahan. Pero hindi kami magkalaban. Yes. Hindi kami nag-away. Because I have respect for her and she has respect for me. Yun. So kung loyalista kayo ni Marcos, at ako nandito naman, loyalista sa taong bayan. Hindi ako loyalista ni Marcos. I never said loyalista ko. Lilinawin ko yan. Hindi ako loyalista ni Marcos. Never. Because I will never be loyal to any person. I will only be loyal to my country and the people. Tandaan nyo yan. Yan yung lensyong na yan. Hindi lang loyal sa kahit sinong tao. Loyal lang sa bansa at sa taong bayan. Yun lang yun. Period. So tingnan ninyo. Sa Ate Dangski, iba yung sinuportahan niya. Iba yung sinuportahan ko. Pero, hindi kami magkaaway. Hindi niya ako sinaktan, hindi ko siya sinaktan. Because it's bounded by mutual respect. Ganun din sana yung mga loyalistang mga nag-iisip. Igalang nyo yung pinapalabas ko. Inasmuch as igagalang ko rin kayo. Pero the moment you hit me, ay insultin din kita. Patas lang tayo, manos lang tayo. Wala ka namang karapatang manginsulto sa akin. Kung na-insulto yung kandidato mo, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan niya. Dahil naging mag-usap siya kay Smartmatic, linawin natin yan. Mali yan. Ang mali ay mali. It can never be right. It can never be wrong. A wrong is always wrong. It can never be right. So, nasa kontrata yan. Si Smartmatic hindi dapat makipag-usap sa kandidato. It's yes. A wrong. Kasi nakipag-usap si Smartmatic kay Lisa Marcos, asawa ng kandidato. Ang kandidato, kung may paggalang ka sa sarili mo, at alam mong mananalo ka, hindi mo kailangan makipag-usap kay Smartmatic.
Bakit ka kailangan makipag-usap sa Smart Matic? Dahil hindi ka siguradong mananalo ka. Plain and simple. Oh, it's wrong. Exactly. Kung ang mali ay mali, hindi pwedeng maging tama. Just because loyalista ka ni Marcos. Tama pa. Okay. So, dahil sila nga ang makapangyarihan ngayon, attorney, at ginamit lang is Smart Matic, no? Paano naman, papa, sa next election? Okay, attorney? Andi Dansky, ganito. Okay. Ganito. Ang sagot ko sa tanong ninyo, malinaw ko pong sinabi kahapon sa pag-uusap ko namin ni Maharlika na I limit only to Smart Matic. Okay? Sabi ko nga ng abogadong nagsabi sa akin na, attorney, dapat doon ka sa impeachment, bunggang-bungga doon. Sabi niya, bunggang-bungga doon. Makilala ka talaga doon. Sabi ko, excuse me, attorney, hindi po yan yung purpose ko. Ang purpose ko po si Smart Matic. Sabi niya, hindi yung COMELEC. Loki lang yan eh. Loki yan. Imagine, komisyon lang yan eh. Kung doon ka sa impeachment, House of Representatives yun, mas malaki yung exposure mo doon. Sabi ko, no, I'm not after the exposure. Ang aking habol ay si Smart Matic na matalo. Hindi mabigay yung kontrata. Yes. So, dito lang ako sa COMELEC mag-file ng petisyon. Now, kung nalagay yung pangalan ni Lisa Marcos dyan, at ni Bumbong Marcos, hindi ko kasalanan. Kasalanan nila dahil nagipag-usap sila kay Smart Matic, which is wrong. Immoral actually. Hindi lang siya immoral, unethical, if not illegal outright. So sabi ko, hindi ako doon sa impeachment. Dito lang ako sa COMELEC kasi dito ang target ko si Smart Matic, hindi si Marcos. Nang sabi niya, hala, bahala ka. Sabi ko, hindi, dito lang nahala ko sa Loki. Bahala na kayo kung mag-file kayo, basta ako hindi ako sasali dyan. Because hindi si Marcos ang target ko. It just so happened na si Marcos at yung asawa niya nakipag-usap sa Smart Matic, which is wrong, unethical, immoral, illegal. So therefore, hindi ko kasalanan yan, kasalanan nila. So mananagot sila dyan. So going to your question, Ate Dansky, anong magagawa ng taong bayan? First, as to kung gusto niyong tanggalin si Marcos, kung gusto nilang tanggalin si Marcos at this time, hindi ako sasali dyan. Hindi ako sasali dyan kasi nga, sabi ko si Smart Matic ang target ko. Pero kung gusto ninyo na hindi mahawakan ni Marcos ang kapangyarihan forever hanggang magpresidente yung anak niya, tanggalin natin si Smart Matic. Plain and simple. Kasi yan yung motibo ni Lisa eh. Yan yung motibo ni Lisa Marcos na hindi lang siya makipag-usap sa Smart Matic para mapanalo si Bongbong ngayon. She's looking at 2034 na maging presidente yung anak niya. Maging presidente yung anak niya. So, ang reading ko, si Bongbong ngayon, hanggang 2028, tapos si Martin Romualdez, i-presidente niya hanggang 2034 to hold the fort for the sun in 2034. So, you will all in all, si Lisa will have 18 years in power. Mula 2022 to 2040. So, the only way to stop them is patalsikin si Smart Matic. Kasi pag natalsik si Smart Matic, magiging importante niya uli ang taong bayan kay Lisa Marcos. Kasi wala na siyang smart magic. Wala na siyang smart magic. So going to your answer, kung gusto natin na makawala, hindi lang sa mga Marcos, itong dalawa ha, kasi malinaw yung sinasabi ko. Hindi kasali si Amy Marcos dito. Yung pamilya niya, si Irene Marcos, hindi po kasali niyan. Nagkausap kami dati, mabait na tao yan sila. Si Madam Imelda, hindi kasali dyan. Because sabi ko nga, I really appreciated the time na tinulungan niya ako ng 2019. Itong dalawa lang, si Lisa at si Bongbong, kasi sila yung nakipag-usap sa Smart Matic. Sila yung may kasalanan dyan, hindi ako. I'm just the bearer of truth. Okay. So, sabi mo hindi kasali sila Amy Marcos, si former First Lady, and going back pala doon sa yung mga naunang nagsalita like sila Maharlika and Sasot, nagkaroon ba kayo ng conversation before? And meron din bang kayong conversation with Senator Amy Marcos? Kasi from time to time, meron yung mga times na binabanatan ni Senator Amy yung mismong government. So, first is, meron ba kayong communication dati nila Maharlika
nung una silang lumabas and also Senator Amy? Actually, Kuya Jojo, I was surprised na biglang nag 360 degree turn si Maharlika. I was surprised because Maharlika was their number one supporter, their biggest fan. Yes. Tapos, wala pang tatlong buwan, bumaligtad na 360 degrees. So kung ikaw ay discerning, kung discerning ang utak natin, ang mapaisip ka, anong nangyari dito? Anong nangyari dito? Something must be wrong. Ito yung biggest fan mo. Tapos suddenly, nabaligtad, naging mortal enemy mo na. May ginawa kang masama. Kasi hindi naman to, fan mo to eh. Tandaan mo mga kababayan, fan ka eh. Ako, fan ako nitong taong ito. Okay, sige. Fan ako ni Kuya Jojo, ni Ate Dansky. Fan ako. So, bilang fan, ang nasa isip mo kasi mababa ka ng stature kaysa idol mo, di ba? Yes, yes. Di ba? Ang idol mo mas paano mo ba sasabing idol kung hindi mo nga ina-idolize? So, ang tingin mo sa idol mo, mas mataas yung rank, stature niya kaysa sa'yo. So, therefore, in your relationship with your idol, ikaw ang palaging nagde-defer. Ikaw palaging nag-a-adjust, di ba? Ina-adjust mo yung sarili mo doon sa idol mo. Kasi idol mo nga siya. Tinitingala mo yung tao. So, in the same way, like that, si Bongbong Marcos at si Maharlika, in that scheme, in that explanation, si Maharlika, mas bababa yung stature niya kasi fan siya. Fan lang siya. Tinitingala niya si Bongbong Marcos. So in other words, si Maharlika, palaging nag-a-adjust. Nag-a-adjust. Kung may mali ito, sige, adjust. Aantay. Iintindihin ko. Then for Maharlika, biglang nag 360 degree turn, may mali na ginawa si idol. Yun ang logic dyan. Yun yung logic. May maling ginawa ito na hindi kayang i-adjust ni Maharlika. May maling ginawa ang idol ko, si Kuya Jojo, si Ate Dansky, na hindi ko kayang i-adjust, kaya ako tumiwalag. Yun yung logic dyan eh. So, may masamang ginawa ito si Lisa, si idol o si Lisa Marcos. In the same way ako, ganun din yung nangyari. Nandun ako sa inyo, tinulungan kayo kayo sa 6 na taon, tapos biglang nabaligtad din ako tulad ni Maharlika. Then something is wrong with you, not with me. Yes. Then something's wrong with them, not with me. Hindi lang naman ako. So, to answer your question, Kuya Jojo, hindi kami nag-uusap ni Maharlika at the time, ni SAS, magkakikilala kami, pero hindi kami nag-uusap. Tumawag lang ako kay Ms. Maharlika, mga October yata yon. October, tumawag ako sa kanya, sabi ko sa kanya, ako pa nagsabi, don't burn your bridges with the first lady. Wag mong sirain yung total yung relationship mo kay Lisa. Siguro pwede pang pag-usapan yun. Ako pa nagsabi at that time. Okay. Then of course, ako naman sasabi ko ngayon, no more. The bridge is not worth saving. The bridge is not worth saving. So, makikita mo yan ngayon. So, hindi kami nag-uusap. At kami naman ni Senator Amy Marcos, the last time I talked to her, buhay pa si Richard noon, 2018. Nung kinasal yung, 2017 yata yun, nung kinasal yung anak niya doon sa Ilocos, inimbitan niya ako. Pumunta ako doon, kami ni Richard. That was the last time I talked to her personally. Kasi inimbitan din niya ako personal. So, okay. That was the last time. So, hindi po kami nag-uusap actually. Pero ngayon, with what happened, nag-uusap kami ni Maharlika. Okay. Kapatid, go ahead. Okay. Di sabi nga niya, no, na hindi kayo nag-uusap-usap. Meaning, talagang dahil sa magaganda talaga ang layo niyo para sa bansa natin, nabuksan talaga isa-isa ang inyong mga isip, no? Dahil sa nakita nga na ginawa ng mga idol, no? Na nabanggit niyo. Sabi natin mag-asawa ni BBM, no? Kaya kayo talaga ang... Ang tawag ko sa kanila, Marcos Couple. Oh, ang tawag ko sa kanila, tinag si Marcos Couple. Para mahiwalay bun sa ibang Marcos kasi walang alam dito yung ibang mga Marcos, sila Irene, okay. Sila Amy, sila Madam Imelda. Wala silang alam dyan eh. Oh, ito lang yung Marcos couple kasi hindi naman pwedeng si Lisa lang ang nakipag-usap na hindi alam ng kanyang husband, di ba? Hindi pwedeng si Lisa lang ang nakipag-usap na hindi alam ng kanyang asawa. Opo.
nasaktan kami, kami nagmamahal sa inyo, kami mga followers nyo, kasi nga, parang nabasura kayo. So dahil totoo po at kami naniniwala talaga, ako, sinasabi ko professionally at lagi kong nakapost na kilala ko si attorney, hindi iyan papanig sa mali. Apo. So ngayon, ang lahat ng naging istorya nito, dahil nga kay Smartmatic. So sa susunod na election, 2020 hanggang 2034, kahit na tayo may mga matitinong mga kandidato, mga matitino at bukas ang isip ng mga supporters, magiging useless as long as nananindigan si Smartmatic. Di po ba? Parang you are right. You could not have said it better, Adidansky. Yeah. You could not have said it better. You are very right. So, walang... Ito nga ha. Ito, example ko ito ha. Example ko ito. Ito pumunta sa akin. Actually, supporter ko to dati. Supporter ko noong 2019 and still supporting me now. Sa Amerika, sa US, dinala niya yung biktima. Yung lupa nila, meron silang hawak na Certificate of Land, CLT, Certificate of Land Transfer, pinirmahan niya ni Presidente Marcos Senior. So sa kanila na yung lupa. Tapos ngayon, may mga peking titulo lumabas, inangkin ng politiko doon. Tapos ang sabi nila, paano kami lalaban na kahit maglagay kami ng kandidato, lalabanan itong mga politikong kumukuha ng mga lupa namin, kumakamkam ng mga lupa namin, hindi naman mananalo dahil magbabayad lang sila sa Smartmatic, matatalo na naman ang kandidato namin, wala kaming patutunguhan. So, yun nga ang palagi ko sinasabi sa ating mga kababayan, huwag kayong mag-antay na itong this sad story will reach your shores. This sad story umabot sa pamilya mo, sama sa buhay mo. Kailangan nating lumaban, mag-ingay tayo, i-demand natin sa gobyernong ito, I don't know if you call this a legitimate government, natanggalin si Smartmatic. Yun nga ang hiningi ko, Ate Damski, Kuya Jojo, mga kababayan. Nung tinanong nila ako, ano bang gusto mo para tumahimik ka? Yung last na, kasi ayaw ko na ng posisyon eh. Nung inalok ulit nila ako ng posisyon, yung may papel-papel, may hawak-hawak siya, may gusto niya ipakita sa akin. Pero hindi niya na ipakita dahil wala akong interest. Pinakita ko talaga, pinadama ko kay Hubert Guevara, wala akong interest sa listahan ng mga vacancies mo. Kasi sabi niya, may listahan ako ng mga vacancies, pumili ka rito. Sabi ko, pipili dyan. Wala na akong interest, nakipagkita ako sa iyo dahil kakalas ako. Pero honorable akong tao. Honorable akong tao, ilalatag ko sa inyo. Anong ilalabas ko? Anong hindi ko ilalabas? O, yun. Yun, malinaw yun. Hubert, sinabi ko sa iyo yan. Ito yung ilalabas ko. Ito yung red line ko. Never cross my red line. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ilabas pa yung iba. Hindi ako magdadalawang isip na ilabas pa yung iba. Which is more damning for the First Lady. So, malinaw tayo. Honorable akong tao. Pag sinabi kong hindi ko ilalabas, hindi ko ilalabas yan. But never cross my red line. Because once you cross my red line, hindi rin ako magdadalawang isip. So, at least, malinaw yung usapan natin. Tapos yun na nga, tanong nila, ano ba gusto mo? Sabi ko, sige, kung ilalaglag ni Bongbong Marcos ang Smartmatic publicly at i-blacklist ni Comelec ang Smartmatic na hindi makasali sa eleksyon sa 2025 and after that, wala na tayong problema. Hindi ko ilalabas to. I will keep this to my grave. I will go into self-exile. Aalis ako dito sa Pilipinas for the next 6 years. Hindi nyo ako makikita dito. To make you feel safe. Basta ilaglag mo lang Bongbong Marcos publicly si Smartmatic and then i-disqualify. I-blacklist ni Comelec si Smartmatic. Tapos nung next meeting namin, ang sabi ni Hubert, hindi pwede. Si Hubert at si Ivan niya, hindi pwede. Kami na lang ang magtrabaho. Wala si Smartmatic. Kami na lang magtrabaho. Eh, siyempre, hindi ako naniniwala dito sa dalawang ito eh. Kasi ito yung technical guys ni Lisa Marcos doon sa Smartmatic. Ba't ako maniniwala sa kanila? So you see, nung hindi magawa ni Bongbong Marcos, alam ko na, eto na ngayon, may pinag-usapan sila dyan. Okay. So kailangan nating ipaglaban na matanggal sa Smartmatic. Kasi ayaw tanggalin ni Bongbong Marcos. Ayaw tanggalin ni Lisa Marcos. Dahil gagamitin nila yan. The son is waiting to be president. Okay. So, attorney, yan yung last na sinabi nyo, labanan natin yung Smartmatic.
Yung affidavit din nyo, para saan po yun? Meron ba tayong corresponding move para finally matanggal natin? Actually, nandito kami, all support. Kuya Jojo, whatever. Actually, nag-file po sila, General Rio, dahil nga doon sa kanilang na-discovery, no? Dahil doon sa kanilang na-discovery na mga ebidensya, nag-file po sila sa COMELEC ng petition for disqualification. Pinapa-disqualify po nila si Smartmatic. Pero ang ebidensya nilang unang pinakita ay yung 21 million votes. Hindi po sapat yun. Hindi sapat yun. So, dinisclose ko sa kanila kasi sinabi ko na kay Hubert, ilalabas ko to. May obligasyon akong ilabas ito sa publiko para malaman nila. So, nag-execute ako ng affidavit, binigay ko sa kanila, then nag-file po sila ng supplemental petition. Inattach po na yung affidavit ko doon para mabuo po yung istorya. Mabuo na po yung story to disqualify Smartmatic. Meron pong legal action ang TN3U at sila Colonel Odonio dyan. Ako witness lang po ako doon, Kuya Jojo, mga kababayan. Attorney, meron tayong gate crasher. Gustong-gustong magtanong daw po sa'yo. Number one fan niyo po. Sige, okay. No problem. Ayan, maganda nga. Sige po, sir. Ay, si Ma'am Tansky. Yes, sir. Hindi, tatanong ko lang ano. Kailan po kayo nag-decide na magsalita na tungkol doon sa dayahan o kailan nyo natuklasan yung dayahan pa, parang medyo natagalan yata. Isipin, Ganito po yan, sir. Nag-usap kami ng Senior Deputy Executive Secretary. Senior Deputy Executive Secretary. Ito po yung official na baba kay one rank lower than Executive Secretary Bersamin. Siya po si Hubert Guevara. At yung kabila, ang isa naman, si DICT Secretary Ivan Uy. Ang last ko pong sabi sa kanila, March po yun. Itong March na itong taon na to, March. Sabi ko po sa kanila, ito yung gusto kong mangyari. Ilaglag ni Bongbong Marcos si Smartmatic and then i-blacklist ni COMELEC si Smartmatic. Sold na tayo. Hindi ko ilalabas to. Wala kayong marinig sa akin. Lalayas ako sa Pilipinas. Basta gawin nyo lang yan. Tapos, March din yun, sinabi nila hindi pwede. So, nasabi ko na sa kanila, ilalabas ko na to. Pero ang maximum na time frame ko, sir, is middle of September. Kasi ito yung time ngayon na magsisimula na yung bidding process. Ito yung time na yun. Ito ngayon. Middle of September, magsisimula yung bidding process. Matatapos yan by around early November, baka mag-award na. Baka mag-award na ng kontrata. So, ito na yung time. Wala akong choice kundi ilabas to para mapigilan na maibigay kay Smartmatic yung kontrata. Ibig sabihin, simula nung manalo si Bongbong Marcos, siyempre kasama kayo, no, Torne, no? Alam nyo na may dayaan. Alam nyo na nagkadayaan. At that time, at that time, sir, hindi pa buo yung story ako. Hindi pa buo yung story ako. Ang alam ko lang at that time, yung sinabi ni Lisa, between March 7 and March 21, 2022, election campaign period yan, March 7 to March 21, 2022, I cannot recall exactly the date, basta yun yung araw na yun, kasi may mga event yung 7 at 21. Between that date, campaign period, yun yung sinabi ni Lisa Marcos sa akin na may meeting ako sa may-ari ng Smartmatic, kailangan ko ng dalawang technical guys. Tapos dinuro niya ako, but not you because they hate you so much. So at that time, sir, hindi pa siya buo. I already have the inkling. I already have an idea na may mangyayari pero hindi pa buo. So from that time on, chinek ko kung sino ang dumating. Yung kaninang sinabi ko. Ang dumating ay si Roger Alejandro Piñati Martinez, March 17. Naswak siya doon sa 7 to 21. March 17 siya dumating. So, ito na yung unang circumstance. Then marami pa yan, sir, hanggang nabuo yung last na circumstance, May 2023. Ito lang May ngayon. Yun yung nabuo na yung circumstance. So, if you look at all these circumstances, wala nang ibang conclusion. May day ang nangyari. Sila Smartmatic ang gumawa nito. Okay. Hindi, follow up lang.
Sige, sige, follow upin din, kapatid. Sige, sir, sige, sir. Kasi napapanood ko kayo nung, alam ko yung, I mean, yung napatay yung bodyguard niyo ba yun, yung pisa niyo, it is because Richard. Ang kalaban niyo, si Richard, ang kalaban niyo is Smartmatic na pinaglalaban niyo na Mandaraya, ano. Ngayon, dumating yung panahon na si Bongbong Marcos ay kumandidato at siya ay nanalo. Hindi ba sumagi sa isip niyo na nung una pa lang na ay baka nandaya din ito si Bongbong Marcos at paano nakapandaya ito si Bongbong Marcos, which is that time alam natin na itong mga dilawan ang parang may control dito sa Smartmatic. So, sabi niyo nga, yung sinasabi niyo, sige po. Ang sinasabi niyo nga kasi po, Apo, sige po, attorney. Sige sir, go ahead. Tapusin natin, sige, go ahead. At sinasabi niyo ay naniniwala naman ako na sabi niyo nga ay siguro binubuo niyo pa yung conclusion niyo. Pero sa akin lang kasi alam niyo nang Mandaraya itong Smartmatic. At siyempre ako, ang opinion ko, nakakampi ito kay Lenny Robredo. Pero nakakapagtaka, biglang nanalo si Bongbong Marcos ng napakaraming boto. So hindi ba kayo nagtaka doon? Sir, actually, meron na akong suspicion. Meron na akong suspicion doon. Pero yun nga ang palagi kong sinasabi. Ang evidence ko lang is yung admission ni Lisa Marcos. Solid yun na evidence. Personal knowledge ko yun. But that is not sufficient to make the case. So I have to establish other circumstances para mabuo yung kaso, para mabuo yung conclusion. At ang pinakamalaki dyan is itong 21 million na pumasok sa loob ng isang oras lang mula sa iisang IP address ang karamihan. Oh, so nag-imbestiga kayo, nag-imbestiga pa kayo. Parang... Sir, yung sa investigation, sir, hindi na po ako. Ang kumuha po ng ebidensya, sila General Eliseo Rio, dating DICT Secretary, si Colonel Odonio, si Frank Isaac, dating Finance Executives Institute President yata siya, at si Gus Lagman, dating Commissioner ng COMELEC. Sila po ang kumuha ng ebidensya na yan. Okay. Na po. Okay, thank you kapatid. Kasi si attorney super busy. Isang tawag ko lang kahapon, pinagbigyan na tayo. Pero sure tayo, may invite naman natin siya ulit. No? Bitin na bitin yung ating topic. No. Anytime. Anytime. Never say no yan sa ating mga OFW. Never say no. Kilala ko yan. Kaya ano sa susunod. So ang akin lang ang huling kong panawagan ano, natuto na tayo. Ako, sobrang naging stress ko nitong nakaraang kampanyahan, election, sobra yung pananakot, pagmumura. Grabe po ang dinanas ko dito, ano. So, ngayon sa nangyaring ito, lantaran na guys, manood kayo kay Maharlika, siya ang matinding magpasabog, no. Dito kay Brother Joe, please support itong mga magagaling na mga bukas ang isip natin mga vloggers, no? So sa mga loyalista na hindi pa nabubuksan ang isip, please guys, mag-isip kayo. Kasi tayong mahihirap ang apektado dito. Nababalitaan nyo, yung sobrang taas na mga bilihin, pero ang mga sahod naman ng ating mga kababayan sa Pilipinas, hindi tumataas. Apektado din tayo mga OFW, kasi tayo naman hindi rin tumataas ang sahod, pero tumataas ang ating padala. Diba? Kaya guys, buksan natin ang ating isip, no? Please support us. Hybrid election system. Ito ang aming pinaglalaban ni na attorney ever since. So hanggang ngayon, hindi tayo hihiwalay dyan. So yun lang muna sa akin, kapatid na Jojo, attorney, kapatid na Spencer. Sa susunod ulit, si attorney, never say no yan sa ating mga OFW. Thank you. Attorney, last message na lang at panawagan. Oo, Ate Dansky, Kuya Spencer, Kuya Jojo, maraming salamat for giving me space sa inyong programa. And alam ko na we need to reach out kasi mga kababayan, nung nag-press conference po kami para ilabas po itong nangyari, wala pong mainstream media na pumunta doon. Maliban lang po sa yung Abante Teleradio, yung nakikita po ninyo ngayon, yung parang 200,000 views,
yan lang po ang nag-iisang camera na nandun. Karamihan nandun, kolumnista, pero wala pong mainstream media na pumunta para kahit mabigat yung issue, kasabwat sila ng administrasyon ito na hindi ilabas ang katotohanan. Alam nyo, kapag ang administrasyon ay magtatago ng katotohanan, there must be something wrong with that administration. Walang tamang administrasyon. Walang tapat na administrasyon, tapat sa bayan na administrasyon ang magtatago ng katotohanan sa inyo, taong bayan. Yeah, that is your first sign, that is your first signal na kapag ang katotohanan ay pilit na itinatago ng administrasyon, wala kang maaasahan sa administrasyon yan. Itatago ang katotohanan sa iyo. While I do not support any moves to remove them from power, I leave that to the people. We have to be united na matanggal talaga si Smartmatic sa ating election system. Hindi natin alam, dahil pera lang naman, hindi naman illusionary purpose ito. Hindi naman illusionary corporation ang Smartmatic para magbigay ng generosity nila ay panalo ang mga matitinong kandidato. Wala po yan. Pera ang kapalit ng lahat. Eh kung ang maupo ay hindi drug addict but drug lord, saan tayong lahat pupulutin? What kung ang maupo ay crime lord? Lahat ng sugal, lahat ng wetting, lahat ng sabong, lahat ng illegalist, mga illegal na mga bagay nag-aahari sa ating bansa, saan tayong lahat pupulutin? Kung hindi tayo kikibo ngayon because we want to be in our comfort zone, sinong lalaban sa ating lahat? Hindi kaya ng nag-iisang glensyong ito, tandaan nyo. Hindi kaya ni General Rio, Colonel Odonio, Frank Isaac, Gus Lagman, o kung ilan pa sa aming nangungulo dito, ang laban na to, we need you by our side. Kailangan namin kayo, kailangan nating mag-ingay, kailangan nating idemanda sa administrasyong ito na bitiwan, takawalan, italsik ang Smartmatic. Alam po natin, this administration is weak. Kapag alam nilang delikado na sila, mapipilitan silang bitiwan ang Smartmatic. And for the first time, we will have true liberation, true independence for you and for me, sa ating mga anak at sa ating mga apo. Yan po ang bibiling ko sa inyo, sa lahat ng mga Pilipinong nag-iisip, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang bansa. We are all in this together. We fight together. Kasi kung hindi, lahat tayo ang talo. Yun lang po. Kuya Jojo, Ate Dang, si Kuya Spencer, maraming salamat ulit. All right. Thank you, Attorney. Thank you. Hope to see you again. Thank you. Okay, sabihin mo lang, Ate Dangski. Okay, thank you. Ay, Attorney, si ano daw? Si Banat Bay, baka pwede rin kayo ma-interview. Ay, may baba. Sige, ako, sabihin mo na lang sa kanya. Oo, message ko siya mamaya. Okay. Ang ganda ng topic, ano, napaka kulang tayo sa oras. Maraming pa tayong maitanong kay attorney, ano. Pero tulad ng panawagan ni attorney, hindi niya kaya makasama. Kailangan niya tayo. Kailangan nila tayo. No. So, para sa ikaw unlad ng bansa natin, ikaw unlad ng buhay ng ating mga kababayang mahirap. Yun kasi sa mayayaman, wala tayong pakialam sa kanila eh. Tumaas man ang tumaas ang bilihin, kaya nilang i-afford ang mga bilihin. Kaya nilang kumain ng masasarap. Paano yung mahihirap? Pataas na pataas ang bigas, no? 62 pesos daw per kilo yung masarap. Eh, alam nga naman laging ang miti nila yung hindi masarap para ma-afford. Paano naman yung ang kita lang nila sa isang araw ay 350 pesos, no? So, tapos ilan ng anak, ano na lang magiging buhay nila? Maliklugaw. So, meaning, babalik tayo sa nakaraang panahon na paglugaw ang kinakain, pagkain ang may hirap yun. Pagkain lang may sakit. So, sa mahal ng bilihin ngayon, yan si attorney nagbalik, no? Humabol. Merong sinabi si Kuya Jojo. Ano yun? Ayan, okay. Si ano po, si Attorney Banat Bay. Attorney Banat Bay. Si Banat Bay po. Ano? Baka pwede rin kayong ma-interview daw. Hindi, kinuntak na niya ako. Siya yung nauna. Nauna pa nga siya kay Marlica eh. Kinuntak na niya ako. Actually, nag-detect siya sa akin. Dapat in-interview na ako Thursday pa. Tapos si Marlica Friday. Tapos kayo ngayon.
May schedule si Mocha, so hindi kami natuloy. Pero sabihin mo kay Banat Bahay, walang problema. Pauunlakan ko siya. Anyway, magkasama naman tayo sa laban na to. Okay po. Maraming salamat, attorney. Okay, thank you, attorney. Mga boss, exit na ako ha. Program nyo na to. Okay, thank you, thank you. Thanks, okay. Attorney. Sige, tuloy mo yung mensahe mo, tayo mag-ano na rin. And then, so yun nga, ano, napanawagan ko sa lahat. Si attorney Glenn Chong na, yung tawagin natin, huling barahan natin, na mag-lead sa atin. Kasi tahat naman tayo bunga nga ng bunga nga, comment ng comment, laban tayo ng laban, wala tayong magagawa. Kailangan natin ng isang attorney Glenn Chong at kailangan niya tayo. Hindi niya talaga kayang lumaban. So please guys, support natin si attorney Glenn Chong. Sana lang ang panalangin natin, mabuksan na ang pag-iisip ng mga loyalist ang nasasaraduhan pa at nalalabo ang panakilang pangunawa at hindi nakikita yung nangyayari sa ating bansa. Ayun lang. Invite mo ulit, ano? Invite ka ulit dyan sa ano, WWP BAM. Okay, thank you. Thank you sa pagkakataong itong binigay mo, no? Guys, sa lahat po, sa lahat ng nagnanais na magkaroon tayo ng good governance, no? Kami po ay meron pong kaming organisasyon, no, ng WWP BAM, ang Worldwide Pinoy Bilis Action Movement. Pinagsama-sama namin dito ang mga mamamayang Pilipino, mga OFW, na nagnanais talaga ng magandang pamunuan sa ating bansa, no? At hindi lang yon. Kami po ay tumutulong din sa ako as a founder, no? Tumutulong po kami doon sa mga nangangailangan na like PWD, tumutulong kami, nag-program, feeding program kami. So yun po, basta marami kayong matutunan dito at sama-sama tayo sa kabutihan. Wala po kaming intensyong ano man dito, wala kami pinaplano, basta sama-sama dito yung mga nagnanais na magkaroon ng magandang bayan. So ilang po, please contact me. And also kay shout out sa mga taga Hong Kong. Pwede po niyo kontakin si Janet Aris, yan yung leader ng Hong Kong, no? Kung gusto po niyo mag-join sa WWP BAM, contact niyo po siya and sa akin po. And also kay kapatid na Jojo. Thank you. Ayun na, binaba ko yung ano. Thank you. Binaba ko yung link nung channel mo sa baba. Paki-support natin si kapatid. Thank you. Ako po talaga wala nang oras sa ngayon sa aking YouTube at nag-focus po ako sa aking Facebook kasi po mas marami doong nare-reach out at na mga humihingi ng tulong po sa aming team. Maraming salamat kapatid na Dogyo, kapatid na Spencer, and also kay Thank Attorney po, Glenn. Thank you very much, Attorney. Isang tawag ko lang sa iyo. Yes, kaagad. Okay. Sa lahat ng nanonood, God bless po and mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Thank you. Yan, Kai Spencer, go ahead. Mensahe. Ano masasabi? Late na ako. Okay lang yan. Wala naman ako masasabi. Kundi, supportahan natin si Atty. Glenn Chong kasi tama naman yung sinasabi niya. Kung hindi tayo, sabi nga doon sa isang pelikula, kung hindi tayo kikilos, sino kikilos? At kung hindi ngayon, kailan? So, yes, tama. Kailangan natin talaga suportahan ito si Attorney Glenn Chong kasi nakita mo naman ang pagmamahal niya sa mga Marcos ay totoo namang mahal niya yung mga Marcos. Kaya lang, ang gustong-gusto ko dito kay Attorney, hindi dahil mahal niya yung mga Marcos, isasacrifice niya na yung taong bayan. I mean, yung katotohanan, yung panluloko sa taong bayan. So, basically, ang sinasabi dito ni Attorney Glenn Chong, kung gusto niyang magbago ang mga ang buhay ng Pilipino, ano, dapat tayo rin ay tumulong doon sa pagbabago, hindi naman si Attorney Glenn Chong lang, dapat tayo, hindi nga niya kaya 'yun eh. Kaya I mean, tulungan natin si Attorney Glenn Chong na kahit na yung ordinaryong tao, magsalita tayo, it's about time na ano eh. Kasi pag hindi tayo kumibo eh, akala nung mga yan, nasasarapan tayo doon sa ginagawa nilang kalokohan eh, no? So, wala eh. Ang malakas na panlaban kasi sa katiwalian ay hindi armas, kundi yung boses natin. Pag nakita ng mga yan na tayong mga taong bayan ay talagang nagre-reklamo, tumututol sa kanilang mga maling gawain, magigising yung mga yan. Dapat sila ang takot sa taong bayan, hindi ang taong bayan ang takot sa nasa gobyerno. Kasi nasa gobyerno, ang trabaho niya ay to serve and protect the people, hindi
para abusuhin tayo ng mga mamamayan. Yun lang at maraming salamat, Boss Jojo, at kahit paano nakahabol ako sa kay Attorney Glenn. So, ayan, ayan. Ibaba ko na rin yung channel mo, Kai Spencer. Ayan. Okay. Ay, pakasubscribe nyo na rin yan kahit. Sige okay. Na, Boss Jojo. Salamat. Thank you. Ayan. So, ay, thank you sa ano, hindi ko JJ, ayan, thank you, ah, and Kabsat Alfie, ayan, humabol. Thank you sa inyo lahat. So, ito na lang ang mensahe natin dito. Tama yung sinabi ni attorney. Sama-sama tayo dito sa laban na ito kasi kung ito yung hinahanap natin na mag-lead ng Plan B. Tuloy-tuloy lang natin. Suportahan natin si Attorney Glenn Chong. Yan, binaba ko yung kay Attorney Glenn Chong. Yan, kay Dansky, kay Ka Spencer. Yan, sila Brothers Travelers. Yan, sila Parak TV. Nandito sila. Sama-sama tayo sa ating mga laban. Yan lang. Nandito kanina si, ano, si Princess Maui. Minsan nanonood din ako dyan eh. So, go lang tayo. Tabayanan natin yung interview with Banat Bay. Here we go. Good night. Maraming salamat sa suporta. Until then, kita kits. Bye-bye. Oh, impeach na natin yan. Nanay Leonora.